Hi guys! So today, gagawa tayo ng fish fillet. Hindi ko na naipakita kung paano ko minarinate yung fish, pero ang nilagay ko lang naman dyan is yung chicken powder, black pepper, konting lemon, salt, at saka ginamit ko is corn starch para mas malutong yung out, yung labas ng fish. Hindi siya madaling pasukin ng sauce. So ayan, mas crispy ang pag pinrito nyo. Tapos yung iba pa nating ingredients na gagamitin sa sauce ay bell pepper, white onions, pineapple chunks, sugar, banana ketchup, at saka suka. Simulan na natin. Prito ko muna yung fish, then papakita ko sa inyo kung paano gawin yung sauce. Ayan mga ka-fatty. So mainit na yung ating mantika. Iprito na natin yung ating fish. Makikita nyo, magiging mas crispy to kaysa pag inilagyan nyo ng harina. So, advisable talaga pag magpiprito kayo ng fish, lalagyan nyo ng cornstarch. Lagay na natin yung fish. Huwag mo lang siya i-overcrowd mga ka-fatty para makahinga yung pagpiprito ng fish. Mas madali siya maluluto pag hindi punong-puno yung ating pritohan. Bigyan pa natin ng konti. Ayan. Isa pa. Okay. Hintayin lang natin siyang maluto sa kabilang side and then baliktarin natin. Papakita ko na lang sa inyo yung finished product pag naprito na. Kasi wala akong cameraman eh. So ayan na mga ka-fatty. Kababaligtad ko lang ng fish. Malapit na siya maluto. Susunod-sunodin ko lang yung pagpiprito niya hanggang matapos. And then papakita ko naman sa inyo kung paano lutuin yung sauce ng fish fillet. Para sa sauce naman mga ka-fatty. Ito na yung ketchup natin. Siguro mga nasa 6 tablespoons yan. And then lalagyan din natin siya ng siguro 2 tablespoons ng suka. Tapos ihalo na rin natin yung ating sugar. Importante, medyo matamis mga ka-fatty. So lagyan natin siya ng 2 tablespoons ng sugar. Yan. Ang ginagamit ko dito is teaspoon lang. So 4 yung nakita nyo. So 2 tablespoons lang yan. Lagyan din natin ng konting paminta. Yan. And then haluin natin mga ka-fatty. Pagkahalo natin, papakita ko sa inyo paano lutuin yan. Yan mga ka-fatty, simulan na natin yung sauce. So naglagay lang ko ng konting mantika dyan. And since mainit na siya, lalagay ko ng kalagay natin ng white onions. Isunod natin yung ating green bell pepper. Kasaluin lang natin mga ka-fatty. Ayan. Tayo natin maluto ng konti yung sibuyas mga ka-fatty. And then ilagay natin yung ating pineapple. Ayan. Sunod na natin yung ating pineapple mga ka-fatty. And then ilalagay ko na yung mixture ng ating ketchup, vinegar, sugar, and black pepper. Ayan. Haluin lang natin yan mga ka-fatty and then papakita ko sa inyo yung finished product. Ayan mga ka-fatty. Pag kumukulo na yung sauce natin, ibig sabihin niya nag-evaporate na yung singaw ng vinegar. So at this point, may natirang ketchup kasi sa bote kanina. Nilagyan ko siya ng tubig and hinaluan ko ng konting cornstarch para lumapot. Ihahalo din natin yan mga ka-fatty sa ating sauce. Ayan. Haluin lang natin siya mga ka-fatty. Pag kumulo yan, okay na yan.
Ito lang natin mga kumulo mga ka-fatty, siguro mga 2 minutes. After 2 minutes, okay na yan. And then mag-plate na tayo. So papakita ko lang sa inyo yung kinalabasan ng ating fish mga ka-fatty. Sobrang crispy yan. Naririnig nyo naman siguro, no? Yan. Mag-plate na tayo. Hindi ko siya ihahalo dun sa sauce, mga ka-fatty, para hindi lumabsa agad yung isda kasi hindi pa naman kakain yung iba. So, papakita ko lang sa inyo yung itsura pag napaghalo na sila. So, ayan na itsura niya, mga ka-fatty. Nung hinaluan ko na siya ng sauce. Pinoy style fish fillet yan with sweet and sour sauce. So I'm sure magugustuhan niyo yan. Try niyo rin sa mga bahay niyo.